Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kapartner. Sa video na to, gusto kong i-share sa inyo kung paano ini-install nila yung malaking water storage tank na gawa sa Bakal. Pero bago iyon, dapat natin na malaman na ito'y isang life critical na gagawin sa project site, kung kaya't yung safety ay lubhang napaka-importante. Unang-una ay ang yung lifting operation sa mga steel sheet na parte-parting dinadala sa site para doon nila i-assemble sa at pag-welding. Dahil sa napakabigat nito, ang lifting operation safety ay lubhang kailangan. Nang una, dapat yung operator ng crane ay may valid driver license. Dapat updated, hindi expired. Pangalawa, yung mayroon silang lifting plan na available doon sa kanilang area para sa inspection, at mayroon silang competent person na appointed. Dapat lagi rin yun nandoon during lifting. Hindi pwedeng wala yun doon, kasi kahit marami sila doon, hindi allowed yun na mag-proceed sila kung wala doon yung presence ng competent person na yun. At kung ang kanilang lifting operation ay involving only under 10 tons ng load, dapat mayroon silang calculation sheet na ihahanda para kung mag-inspection safety ay walang problema. Tapos dapat mayroon silang certificate at sticker na nakalagay doon sa crane to show na itong crane ay bago lang o na-inspect ng third party, to ensure na ang lahat ng accessories ng crane, yung parts, lalo na yung moving parts, ay functional. At saka dapat yung mayroong tinatawag na safety clear zone. Dapat yung full jib ng extension, yun yung nag-i-extend outward sa mga gilid ng crane. Kasi hindi naman yung crane yung gulong niya yung nag-hold ng weight niya pag nagli-lift siya ng maano. Yung jib yun na yung tawag ay yung outrigger ng crane na apat, yun ang nag-extend palabas, at para may sit up yun doon. At yung palibot ng area na yon ng crane dapat naka-barricade para walang ibang workers na pumasok doon sa kanilang gagawing operation. At saka mayroon din sila dapat available na banksman na may tinatawag na clear line of sight, para kung anong mga instruction ng banksman, kasi may mga area kasi doon na hindi makita ng crane operator. So nagre-rely lang siya doon sa mga signals, hand signals ng banksman, yung tao na nagbibigay sa kanya ng instruction. Yung ibang operation, gumagamit sila ng walkie-talkie, lalo na kung hindi yung nasa kabilang area yung operator, at kung nasa taas, hindi na magkakakitaan yung dalawa, yung banksman saka yun ang ginagamit nilang means of communication para makapag-perform ng kanilang lifting operation. Dapat meron sila ring yung operator, kasi dapat lagi niyang chine-check araw-araw yung crane niya, at meron siyang checklist form na pinipil upan doon kung okay lahat, at alam niya lahat na yung mga importanteng parte ng crane gumagana para
maiwasan yung problema kung na doon na sa kalagitnaan sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bakal. At saka dapat siguraduhin yung ground kung saan nakaposisyon yung crane niya ay firm. Ibig sabihin matigas na hindi yung lulubog yung crane pagka inangat niya na yung kanyang yung load. Saka dapat pantay. Makikita mo kasi sa ibang mga may misang nakakita mo yung ibang operation niya. Bisa bigla na lang na bumabalik ka yung crane kasi nga hindi tama yung kanilang ginagawang preparations. Hindi nila pinag-aaralan yung mga yung ground na kung saan nandoon yung crane. Minsan may mga kaso na pag-angat, siyempre madadagdagan yung bigat ng crane plus load na yung pagka umangat na sa ground yung binubuhat. So kung hindi ma-firm yung ground, lulubog yun. Saka ang mangyayari, mag-tip over. Tapos yung mga ginagamit nilang sling, dapat mayroong nakalagay na mga yung tawag no na SWL, yung safe working load. Dapat naka-display yon at saka color-coded. Kasi sa safety policy, dapat may color code yung mga lifting accessories na gaya ng sling. Quarterly yung pinapalitan nila. So para ma-ensure na yung accessories na to ay na-inspect bago ito ginagamit. Eh, kailangan din may rigger. Dapat mayroon siyang valid third party license or certificate. Dapat siya lang yung qualified na individual or competent person sa paglalagay ng mga sling. Kasi yung sling na yan, hindi basta-basta yan po lalagay na kung saan mo gusto. Yung load dapat at least kung isa lang yung yung rigging point, dapat nasa center of gravity. Kasi kunting pagkakamali yan, at pag nasa taas na, pag nagtuloy-tuloy yan na nagkaroon ng... So, maapektuhan yung kanya operation, directly tuhan dyan yung crane. Kasi nga, pag nasa taas na yung kanyang boom, mahirap na kontrolin yung... Hindi kinakalimutin yung taglines. Yung taglines na to, ito yung mga tali na linalagay para makontrol yung load na binubuhat ng crane. Kasi pag nasa taas na, ang iba nag-i-spin, hindi maiwasan yun. Kaya itong taglines napaka-importante na dapat sa magkabilang side ng load ay may nakakabit na taglines. Mahaba yun hanggat tumataas yung may humahawak yun para mag-steady yung kung saan man nila gusto itapat. Mahaba yon kung hanggang saan yung load, hanggang dapat doon marireach ng mga helper doon na maiwasan yung paggalaw ng load. So yon, mayroon pang mga iba dyan na mga requirement, pero yon ang mga importante. Siyempre, sa welding, kasi lagi welding talaga yung karamihan dyan, may hot work sila. Kailangan may mga safety equipment din sila na ilalagay. Unang-una na dyan yung fire extinguishers. Tapos yung PPE ng welder. So, ang iba siguro, sa mamimension ko na rin to sa pagpunta natin doon sa site. Yan kabayan na nag-start na sila mag-lifting ng sheet metal sa gagawing steel dam.
mapapansin nyo, Mayra, kompleto sila ng lifting accessories para sa kanilang ginagawang lifting operation dito sa steel sheet para sa side ng storage stack na ito. Meron silang safety officer, appreciate it. Importante talaga yung taglines pagka nagkakaroon ng lifting operation kasi yun ang nagtulong para ma-guide mo yung sa tamang pwesto yung isang binubuhat ng crane. Reinforced concrete ito, may bakal ito. Malaki yung bakal niya. Pabilog ito. Tapos, yung pinapatungan naman ng steel plate na yan, yan yung mga naka-install na. Yan yung nasa yung unang layer ng steel plate na siding ng steel tank ay ito. Naka-weld yan din dito sa bali, ito yung ilang special tool na ginagamit pag line ng preformed steel plate. Tingnan nyo, meron siyang width na circular, tapos nag-attach sila nitong bakal na square, at pag pinasok nila rito itong width nila na circular, saka ito mag ma-align. Tapos niyan, ilalagay nila yung temporary rin na steel plate once na na-align na to. So gagrindin nila to pag natapos na sila mag-pole welding. Pansamantala, ito nandito habang hindi pa sila nakakapag-tack weld. Ayan, may tack weld na. Alas na pole weld na yan, tatanggalin na nila ito. Pati ito. Bali, nailagay na nila yung isa na steel plate mula nang umpisa tayong pumunta rito sa lugar na to. Bali, ayun, yung huli. Bali, isa na lang yung kulang. Yan yung parte na yun doon. Isang side na lang para matapos nila yung unang layer ng steel wall. Itong tanki. Ayan, yung huli nilang na-install na plate. Ito. Ilagay na nila yung special tool nila na pang-align. So susunod naman ito. Ito yung ilalagay nila doon sa may baba. Temporarily, ilalagay nila hanggat sa ma-pull weld nila. Katulad doon sa may isa na yun. Bali, nailagay na nila yung special tool nila saka yung temporary plate sa baba. Yung gamit na to, malaking bagay sa kanila. Ito, itong may chain.